Ito ang AJ Bueno Vlogs. Mga kaabangers, lumabas na nga ang DNA results sa mga buhok at dugo na nakuha sa pulang SUV kung saan nakita na isinasakay si Catherine Camilon na duguan noong October 12. Nagmatch ang DNA ng mga magulang ni Catherine sa mga hibla ng buhok at dugo na nakuha sa isang pulang SUV sa Batangas. Kinumpirma ito ni CIDG Director Police Major General Romeo Caramat Jr. Hair strands and other blood na nakita doon sa sasakyan ay nagmatch doon sa DNA profile na binigay ng magulang ni Miss Catherine Camilon. Tumugma rin daw ito sa mga naging pahayag ng mga saksi o testigo na kanilang nakausap. Ayon kay CIDG Director Caramat Jr. na yung mga testigo ay hindi nagsisinungaling. Mas bumigat umano ang kaso na isinampa sa mga suspects dahil nagtutugma ang mga sinasabi ng mga witnesses. Yung mga witness natin ay hindi nagsisinungaling. There is a corroborative evidence na talagang yung nakita nilang babae na binubuhat ng mga suspects natin ay certainly ay si Miss Camilon yun. Mas bumigat yung kaso na isinampa natin doon sa mga suspects dahil nga nagtutugma yung mga sinabi ng mga witnesses natin. Kasalukuyang nangangalap pa rin ng forensic evidence ang mga pulis na magdidiin sa mga suspects. Nauna nang sinampahan ng kidnapping at serious illegal detention ang prime suspect na si Major Alan De Castro at tatlong iba pa. Nahaharap din siya sa dismissal bilang pulis. Our PNP forensic group's chemists are trying to examine para makapag-lift ng fingerprints doon para i-match doon sa mga nasampahan natin mga suspects. Matatandaang umamin na si Major Alan De Castro na may relasyon sila ni Catherine. Umamin si De Castro sa harap mismo ng hepe ng PNP at director ng CIDG sa Camp Crame sa official residence ng Chief PNP na si General Benjamin Acorda Jr. at CIDG Director Romeo Caramat. Iniharap si Major De Castro sa kauna-unahang pagkakataon na umamin ang suspect. Ayon pa sa balita, umabot ng kalahating oras ang pag-uusap nila sa loob ng tinatawag na White House sa Camp Crame. Tikom pa rin daw ang bibig ni De Castro tungkol sa misteryosong pagkawala ni Catherine. Isang malaking hamon ngayon sa CIDG ang mahanap si Catherine na lagpas ng isang buwan nawawala. May marching order na di umano ang PNP para matagpuan ang dalaga, buhay man ito o patay na. Base sa pakikipag-usap ng CIDG Region A sa pamilya ni Camilon, napag-alamang nagsumbong na dati ang biktima hinggil sa pananakit umano sa kanya ni De Castro. Ayon pa sa kapulisan, maliit na ang tsansa na buhay pa si Catherine. Samantala, panoorin at pakinggan natin ang latest update kay Catherine Camilon. Hair strands and other blood na nakita doon sa sasakyan ay nagmatch doon sa DNA profile na binigay ng magulang ni Miss Catherine Camilon. Yung mga witness natin ay hindi nagsisinungaling. There is a corroborative evidence na talagang yung nakita nilang babae na binubuhat ng mga suspects natin ay certainly ay si Miss Camilon yun. Mas bumigat yung kaso na isinampa natin doon sa mga suspects dahil nga nagtutugma yung mga sinabi ng mga witnesses natin. Our PNP forensic group's chemists are trying to examine para makapag-lift ng fingerprints doon para i-match doon sa mga nasampahan natin mga suspects. Chinacharge namin siya ng conduct unbecoming of a police officer. So, bago mag-end po yung November, maglabas na po kami ng recommendation. Kasi yun po yun aming time frame sa pag-position ng kaso na yun. At doon sa mga impormasyon o mga nakalap na mga ebidensya, medyo mabigat po yung kanyang hinaharap na mga asunto. Kaya posible siya na ma-dismiss sa
trabaho kung mapatunayan na itong offense na ito ay kinagawa niya. Doon po sa statement ng dalawang witness natin, ito po yung nagbuhat mismo doon sa dugo ang babae. Yung na-identify po na nagmamando at tumutok ng baril ay ito po yung si Jeffrey Magpantay, personal driver ni Major Alan De Castro. Meron kaming ongoing intelligence work, kabayan. Opo. At yun nga ang objective natin, ma-strengthen yung kaso natin. At inaamin po namin na hindi pa namin na nabuo yung sequence of events. Ito medyo ganyan yung mga nalabas na balita, ganyan yung naririnig at nakikita namin na masasamang balita, kabayan, sa puso ko, ramdam ko naman ho na nandyan lang siya Yun. Ramdam ko ho, at hindi ko ho talaga isinasa puso na siya wala na. Ang vlog na ito ay bukas sa anumang opinion, pahayag o mensahe. Napanood niyo ba ang buong balitang ito? At nais niyo bang makapanood ng bagong balita araw-araw tungkol sa nangyayari sa ating bansa? Ang gawin mo lang, pindutin ang subscribe red button sa baba at huwag mo rin kalimutang pindutin ang bell icon, pati na rin ang nakasulat na all para ma-update ka sa aming mga bagong videos. Maraming salamat, ka-abangers!